At so yun, hello, what's up mga boss? Welcome back po muli sa ating channel, July M's. At syempre, dito sa video na to ay mag-share na naman tayo ng isang tutorial video. At syempre, dagdag kaalaman at diskarte na naman para sa ating mga beginners for the construction worker. At syempre, yung ating mga DIYers dyan. At syempre, para na rin sa ating mga skill na nanonood ngayon sa atin. No? So bali, sa video natin na to mga boss, mag-share tayo about sa framing ng ating roofing. So bali, may ginagawa tayo ditong streamline roofing, framing, and then ngayon i-share ko sa inyo yung diskarte na ginagawa dito para malaman ninyo kung paano nakakatipid at syempre mas madaling gawin na trabaho. At bukod sa nakatipid ka na, mabilis pa yung paggagawa natin. So tara, panoodin nyo mga boss kung paano itong diskarte na to. So yun mga boss, so bali itong nakikita ninyo, so ito yung ating framing ng ating roofing. Ayan, pakita natin sa inyo. So meron tayong streamline framing para sa ating roofing. So yan. So bali, actually hindi pa yan tapos kasi meron pa doon. Sa part na yun, meron tayong gutter doon, inside gutter. So hindi pa natin nilalagyan ng sleeper lins na huli kasi wala pa yung hollow block natin dyan. So mag-asintada pa tayo ng hollow block dyan. So ngayon, balik tayo dito. So ayan mga boss, nakikita ninyo. So ito yung diskarte na ginagawa namin. Or kahit kayo, pwede nyo gawin itong diskarte na to, no? So bali ganito ang ginawa natin. So bali sa framing ng ating roofing, so hindi na tayo gumawa ng ating mga tinatawag na mga truss, steel truss, or yung ating mga girder. So kung alam nyo yung mga girder or yung truss, ito papakita ko yung sample picture. At ito, sa sistema ng ating pag-roofing, ng ating paggagawa ng framing, so bali, dalawang layer lang ng bakal yung kailangan natin. Unang-una, meron tayong tubular. Ito, mga bossing. Pangalawa, yung ating sleeper lins. So bali, kita nyo, dalawang layer lang ng bakal. So hindi na tayo nagbuo pa ng mga girder na talagang napakatrabaho pa. Diba, gagawa ka ng angle bar, gagawa pa tayo ng membrane. So maraming trabaho, mahalang materyales. I-compare natin dito na talaga ng mga ang laki ng natipid sa design na to. No, actually, hindi ako yung nag-design nito. Pero ganito rin yung ginagawa ko mga boss pag gumagawa tayo ng streamline roofing. So bali ito, meron tayong beam sa gitna. Ito. So yung beam na yan, kung mapapansin ninyo, mas mababa yung beam dun sa kabila or mas mataas itong beam na to kaysa dun sa beam na nakapaikot sa atin. So bali ito, pwede kayong maggawa ng ganitong design kung ang gagawin nyo ay nakapropose lamang para sa one story. So ngayon, kung gagawa kayo ng two story, nakapropose yung bahay nyo sa two story, tapos pansamantala binubungan ninyo, hindi tayo pwedeng magtaas ng biga kasi meron tayong slab, ano? So ito ay para talaga sa one story building, commercial building, residential home, yung ating design. Kasi ito, yung mga tubular natin, ito, na inaapakan ko, ipinatong na natin rekta dito sa biga. Kaya naman yung biga, itinas na para hindi na tayo gumawa ng girder pa dyan, di ba? Yung iba kasi, pag yung biga natin, kita nyo, pantay-pantay, gagawa tayo ng girder sa gitna. Yung truss, steel truss natin, para mapapatungan ng ating mga tubular. Pero dito, wala na. So kita nyo, nakarekta na sa biga. So kaya naman na ito'y napakatibay, tapos tipid pa, mabilis pa yung trabaho natin. Pero make sure lang mga boss, bago tayo magbuhos ng biga, kinakailangan syempre maabangan natin yan ng mga dawel. Katulad nito, so may mga dawel yan na nakabaon dun sa biga, na yan ay naka-exacto dun sa tatamaan ng ating mga tubular, kung saan yung kanilang pwesto or yung layout natin. So bali ngayon, next na ginawa naman natin, nilagyan lang natin yan ng apat na tubular. Isa, dalawa, tatlo, apat. At yung mga tubular natin mga boss, ay kita nyo, naka-welding yan doon sa bakal ng poste kung saan bubuhusan natin yan. Kaya naman, ito ay napakatibay. Ano mga boss, kung magtatanong kayo kung sa tibay, ay matibay yan dahil kakainin ng semento yan. Naka-welding pa. Ayan o mga boss, oh. Kita nyo, malapit tayo sa poste. No? Naka-welding yan dyan. Kaya naman yan ay kahit hanginin ng malakas, hindi yan basta-basta lili pa rin. At saka yung ating mga tubular doon sa part na yon, may mga bakal yan doon sa dowel ng ating hollow blocks, ay naka-welding din yan. Ayan mga bossing, ano? Tapos ayan,
Lalatagan lang natin yan ng zipper lens. Depende sa zipper lens na gusto natin. Pwede tayong maglagay ng 2x3, 2x4, o depende na sa nakapropose na plano dun sa ating gagawing roofing. Pagkatapos, yung layout ng ating zipper lens ay standard lang tayo, 60-60. 60 cm yung bawat pagitan ng ating zipper lens. At pagkatapos, mapapansin ninyo may mga angular. May mga angle bar yan sa likod. Ayan o. So ayan yung pinaka stopper niya, bracket niya, pampatigas ng ating zipper lens. Pwede naman tayong gumamit din ng mga sagrad. Kung familiar kayo dun sa sagrad, yung mga pull-threaded na tinutuhog. Binubutas yung ating zipper lens, lalagyan ng sagrad, lalagyan ng stopper, washer, para yun yung magsisilbing brace ng ating zipper lens para hindi siya gumaganyan. No? Pero ito, syempre, kung wala naman tayong sagrad, ito, angle bar lang yung ilagay natin dun sa ating mga zipper lens. So para masigurado natin na hindi yan gagalaw at syempre matibay yung ating mga zipper lens, matibay yung pagkakapit niya sa tubular. At make sure lang mga boss, naka-pull wheel dyan. So yan, napapansin niyo yan, naka-pull wheel lahat ng ating mga angle bar. Tapos, syempre, yung mga pinag-weldingan na yan, babalikan natin ng pintura yan, kailangan i-retouch natin ng pintura yan. At so yan mga boss, so kita nyo itong ating details ng ating framing, no? Roofing framing. Ang tawag dito mga boss, framing, hindi to steel truss. Hindi yan trusses kung tawagin. Kasi nga ang steel truss mga boss, yan ay binubuo yan ng mga membrane, may mga top bar, bottom bar pa rin yan. Tapos syempre may mga bracing yan. So ito wala. So kita nyo, tubular, ipatong lang natin sa biga. Tapos zipper lens. Pwede na, di ba? O, napakatipid at the same time matibay din 'yan, di ba? Nakatipid ka pa ng trabaho. Mas mabilis kasing gawin yung ganitong sistema kaysa bubuo pa tayo ng mga steel truss. So 'yan. So ganyan lang yung ating magiging design or yung ating diskarte sa lahat ng gagawin natin. So may 5 layers tayo dito ng bubong. Ayan, ito tapos na 'to. Baling gagawin na lang natin dito, kakatingin natin yan. And then ito, yung zipper lens na kapiraso, bali may asintada pa yan dito sa tagiliran eh. Ipapakain natin sa asintada yung kapiraso ng zipper lens para mas maging matibay yan, mga bossing, no? Ayun. So yan, ganyan lang yung ating diskarte sa framing. Streamline design mga boss, to streamline ibig sabihin straight lang, isang straight na bubong. So hindi tayo agwas, hindi tayo quattro agwas, hindi tayo tangkel, streamline lang. So ganyan lang. Malaki ang matitipid natin mga boss sa ganyang diskarte.